الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam lalong-lalo na sa mga kapatid namin na mahilig sumali o mag-invest ng negosyo so mayroon po akong ipapayo po para sa inyo kung paano niyo malalaman na ang inyong papasukan ay halal o kaya ay haram. Sa panahon natin ngayon, maraming nag-offer, lalo-lalo na po sa social media, na kayo ay mag-invest, magbigay ng kapital, at sinisigurado nila sa inyo ang kita, araw-araw, monthly, at sasabihin nila, ganito kalaki, ito ganito ang porsyento, so ano ba ang paano natin malalaman na pwede ang ating pinasukan o hindi pwede ang ating pinasukan? Ang pagsali sa anumang negosyo, ang original niyan halal. Pero kung sakali na ang paraan nito ay haram, so bakit kayo sasali? Aanhin mo ang kita na malaki kung haram naman ang kinikita mo. Sa paraan na haram ang kinikita mo, hindi naman pwede yung sumali ito sa negosyo na haram ang ating kinikita. Ngayon, kung sakali na may nag-offer sa inyo, at sasabihin nila sa inyo na ang inyong kikitain ay ganito kalaki, 30%, 20%. Walang problema doon kung magsasabi sila sa inyo na ganito kalaki ang inyong kikitain. Pero kung sisiguraduhin nila sa inyo na ang inyong kita ay sigurado monthly, halimbawa ang inyong puhunan ay 100,000 tapos monthly meron kayong 30,000, monthly yun na sigurado po yun haram. Pag ganun po ang paraan na kanilang sinabi sa inyo na may sa buwan-buwan tatanggap ka ng isang sakong bigas, magbigay ka lang ng 100,000, magbigay ka lang ng 150,000, magbigay ka lang ng 10,000, depende kung ano pong hihingin nila sa inyo, tapos sisiguraduhin nila sa inyo na monthly o kaya ay daily mayroon kayong kita na ganito. So kapag po ganun ang sinabi nila sa inyo na sinisigurado nila sa inyo ang inyong kita at tinatanggap mo yun monthly, haram yun. Kailanman ay hindi magiging pantay ang kita, mga kapatid. Walang negosyo na kumikita ng hindi, kumbaga palaging 10,000, 1 million ang kita. Walang negosyo yung ganun. Ano klaseng negosyo yung kumikita palagi na lang ng buwan-buwan, hindi na bumababa, hindi tumataas. Walang negosyo yung ganun. At imposible sa mundong pananaw na kikita yung isang negosyo, isang business na araw-araw 1 million, monthly 1 million. Hindi pwedeng ganun yun kasi hindi naman palagi may bibili, hindi naman palagi may u-order. So, ibig sabihin mga kapatid, kung ang negosyo na yan na in-offer sa inyo ay ganung paraan at sinisigurado nila sa inyo ang inyong kita, haram po yun. Sinisigurado, ibig sabihin monthly, meron kang tatanggapin ng 30,000. Tapos hindi man lang babanggitin yung, hindi man lang mapapag-usapan na kung malulugi ay tabla kayo. Tandaan ninyo mga kapatid sa mga nag-i-invest, kapag ang negosyo na yan ay sinisigurado at hindi binabanggit ang lugi, so mag-ingat po kayo dyan. Kasi dapat sa negosyo mga kapatid, dalawa po yan pag-uusapan. Yung kita at kung malulugi. Kasi kung kikita, alhamdulillah. Pero kung malulugi, tabla kayo. At take note, kapag po kayo nag-invest at ay pag nalugi po yung negosyo na pinasukan ninyo, ay hindi po ninyo pwedeng singilin yung tao. Kung saan binigyan nyo ng kapital, ay hindi po ninyo pwedeng singilin. Kasi hindi po kayo nagpahiram ng pera. Ang pag-i-invest ay ipinagkatiwala mo yan. Amana po yan. Hindi po yan pagpapahiram. Hindi po yan iara. Magkaiba po yung pinahiram sa nag-invest. Kasi pag nag-invest ka, ibig sabihin, manalig ka na sa Allah. Kung kikita, alhamdulillah. Pag malugi, bakit ka maniningin? Baka yung intention nyo, pag kayo ay nag-invest, parang iniisip nyo walang lugi. Pag iniisip nyo na walang lugi, mali po yung intention nyo. Huwag kayo mag-i-intention na gano'n na walang lugi yan. Dahil nature, natural sa business, nakikita, lugi, yayaman. So dapat maiisip nyo po yun. Kaya kung ano man ang mag-offer sa inyo, ng negosyo, lalo-lalo na po sa social media, mag-ingat po kayo dyan. At
inuulit ko po sa inyo, kapag sisiguraduhin po nila sa inyo ang kita na parang wala silang babanggitin sa inyo na lugi, yan, huwag niyo pong papasukin ng mga ganyang negosyo. Kasi bakit na sisiguraduhin ang kita? Kailanman walang negosyong hindi niya pwedeng hindi mo pwedeng mapag-usapan ng pagkalugi. Para mapaghandaan mo, pag nalugi, wala kang sisingilin. Pag bumaba yung kita, wala kang tatanggapin. Pag kumita, alhamdulillah. At dapat mapag-usapan niyo kung magkano ilang porsyento ang sayo. At dapat walang dayaan. Walang dayaan. Ididetali sa iyo nung negosyante kung paano kumita ang inyong business. At kinakailangan halal. Alam mo halal ang inyong negosyo. Hindi naman pwede na magninegosyo kayo. Hindi mo alam anong negosyo niya. E malay mo, baka alak ang kanyang negosyo. O kaya shabu ang kanyang negosyo. O kaya ay riba ang kanyang negosyo. So dapat alam niyo po ang papasukan ninyong negosyo. Hindi pwede papasukan ng negosyo, hindi mo alam. Hindi mo alam, magbibigay nga ng kapital tapos hindi mo alam ang inyong papasukin. So hindi pwede yun. So kaya pinapayuhan ko po kayo mga kapatid na kapag sisiguraduhin ang inyong papasukin, ang kita ninyo monthly, at sasabihin sa inyo na ang kita ninyo 18,000 pesos monthly, 20,000 pesos monthly, at sisiguraduhin nila sa inyo yun, sisiguraduhin nila sa inyo yun na buwan-buwan yun ang tatanggapin mo, 100%, sinasabi ko po sa inyo, riba po yun. Pero kung sasabihin nila sa inyo na ganito ang paraan ng aming business, magbibinta kami ng mayroon tayong poultry, mayroon tayong ano, sabihin nila na mayroon tayong ibibinta ng mga ganito, tapos 30% sa'yo, 70% sa amin, okay lang yun, walang problema kung ganun. Kung ganun ang kanilang sasabihin sa inyo, 70% sa akin o 50-50 tayo, tapos pag-uusapan natin yan sa kita, sa tubo. Kung halit tayo ay kumita mula sa ating negosyo, so titingnan natin kung magkano ang kinita. Kung ngayon ay kumita tayo ngayong buwan ng 100,000, so hati tayo 50-50. So munod na buwan, kumita tayo ng 1 million, so 500,000. Ganun po dapat ang business. Pero kung sasabihin nila sa inyo na 30% ang magkano yung ano binigay mo, ang binigay mo halimbawa ay 100,000 ang iyong ininvest, tapos sasabihin sa iyo na monthly meron kang 30,000, meron kang depende sa kung ano yung magkano po yung binigay mo. Kung ang binigay mo ay 100,000, sasabihin nila sa iyo halimbawa meron kang 10%, o sasabihin natin na meron kang 10,000 monthly sa dahil 100,000 ang binigay mo. Kung 200,000 halimbawa meron kang 20,000 monthly, depende sa capital na binigay mo, sasabihin sa iyo monthly, ha, monthly. Pag sinabihan po kayo ng ganyan, huwag po kayo maaakit. Ha, huwag po kayo maaakit sa mga ganyan. Kasi pag naakit po kayo diyan, pumasok po kayo sa haram na ganyang negosyo. Hindi po ganun ang paraan ng negosyo. Ang negosyo, walang kasiguraduhan. Maaaring kikita, maaaring yayaman, maaaring malaki ang kita, maaaring wala, maaaring tabla, maaaring bankrupt. Ha? Kasi sa ngayon, maraming naaakit. Inakala nila pag pumasok sa negosyo, sigurado na yung kita. Wala pong nakakasigurado dyan. So ito po ay isang payo mga kapatid. Normal na pag-usapan kung ilang porsyento ang bawat isa sa inyo. Dapat ang pag-usapan nyo doon sa kikitain. Hindi po pwedeng pakialaman yung kapital. Kasi yung kapital, iba po yun. Kaya ito po ay payo ko sa mga kapatid namin na sumasali po ngayon sa mga negosyo na ino-offer sa kanila dyan sa internet na yan. Lalo-lalo lang ngayon, mga networking na yan. Networking na yan, mga kapatid, huwag nyo papasukin. Networking na yan, 100% na yan po ay haram. Dahil po sa mga kadahilanan na natalakay natin noong nakaraan. Tapos ngayon na naman ay hindi naman networking ang tawag. Mag-invest kasi siguraduhin sa iyo ang kita mo, maharam na naman yun. Wala pong kasiguraduhan kung magkano po ang kikitain sa ating negosyo. So yan po ang batas niyan. Walang kasiguraduhan kung magkano ang kikitain sa isang negosyo. Wala pong makapagsasabi sa atin na mananatili ang kinikita mo monthly, araw-araw, kasi hindi mo alam kung bibili pa ba yung iyong mga buyer o mananatili silang bibili sa iyo o kaya hindi sila tatawad. Walang kasiguraduhan yan. So inshallah, ito po ay maintindihan po na mabuti ng ating mga kapatid. Nang sa ganun, iwasan po natin na tayo makagawa ng haram, lalo-lalo na kinakain po natin yan. Hindi po tinatanggap ng Allah ang ating dua, ang ating panalangin kung kumakain po tayo ng haram. Kaya si Sa'd, nung nagkakasabi ng Nabi Waqqas, nagtanong sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ya Rasulullah, paano ba tatanggapin ng Allah ang aking dua?" Sabi niya, "Atib mata'amak katakun mustajabud da'wa," dalisayin mo ang kinakain mo at tatanggapin ng Allah ang panalangin mo. Kasi kapag ang kinakain mo ay haram, riba, 5-6, pandaraya, paano tatanggapin ng Allah ang iyong panalangin? Taas ka ng taas ng kamay, hindi tatanggapin ng Allah ang panalangin mo kasi ang kinakain mo ay haram. So hanggang doon na lamang, wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.